Bakit tumaas ang dollar at humina ang peso? Halika, alamin natin. As of the moment na ginawa ko ang video na to, ang palitan ng $1 sa peso ay 58 pesos at 80 centavos. Ang tanong, paano nangyari to? Bago tayo mag-away-away at sisihin si President Marcos sa mga nangyayari, huminga muna tayo na malalim at alamin ang punot dulo nito. Marami nagsasabi na kaya bumaba ang halaga ng peso ay dahil naghihirap na ang Pilipinas. Hindi natin masisisi ang mga taong nagsabi noon dahil hindi naman sila nagre-research. Gusto kasi nila ng instant na masisisi. Pero ano nga ba ang totoong dahilan? Unang-una pa lang kasi, mali na ang tanong na bakit bumaba ang peso. Dahil hindi naman kasalanan ng peso kung bakit siya bumaba. Ang tamang tanong dapat ay bakit tumaas ang US dollar? At naapektuhan niya hindi lang ang Philippine peso, pati na ang ibang currency ng ibang mga bansa. Ang main reason kung bakit lumalakas ang US dollar ngayon ay dahil sa strategy na ginagawa ng Biden administration. Ano naman kayang strategy yun? Ang US Federal Reserve kasi ay planong pabilisin ang tubo ng mga taong mag-i-invest sa US dollar compare sa ibang currency. Kaya maraming tao ngayon, lalo na ang mayayaman, ang nag-i-invest sa US dollar. At dahil na rin sa gyera sa Russia at Ukraine, ay tumaas ang gasolina sa mga European countries. Kaya mas pinipili nilang mag-invest sa US. Makakatulong din ang mataas na dollar sa mga Amerikano dahil bababa ang presyo ng bilihin sa Amerika. Ang maapektuhan lang ng mataas na dollar ay ang mga kumpanya sa Amerika na nag-e-export sa ibang bansa dahil bababa ang kita nila. So dahil US dollar ang tumaas, lahat ng currency sa buong mundo ay maapektuhan, hindi lang ang Pilipinas pati na rin ang currency ng ibang mga bansa, katulad na lamang ng yen sa Japan. Sa Pilipinas, ang direktang epekto nito ay magmamahal ang mga ini-import nating mga produkto galing sa ibang bansa, katulad na lamang ng langis. Ang good side naman nito, dahil mas mataas ang dollar, ay mas malaki ang kikitain ng bansa sa export. Kaya dapat ay mag-focus ang gobyerno na mag-produce ng mga produkto na sariling atin para hindi na tayo umasa sa import. Sa halip, tayo ang mag-e-export sa ibang bansa at mas malaki ang kikitain natin dahil mas mataas ang dollar ngayon. Mindset ba mindset? Kung marami pa kayong tanong about sa mga lugar dito sa ating bansa, paki-comment nyo na yan at sasagutin natin yan. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow sa aking Facebook page dahil nag-upload din po ako ng mga videos ko doon. Maraming maraming salamat.